Hello guys, mapagpalang hapon po sa inyong lahat, no? Welcome back naman po tayo sa ating munting channel guys, Dugad Explorer. Ngayon guys, binalikan ko po yung area guys, no, kung saan po nakita natin kahapon guys na kagabi guys na may babae na parang nagre-ritual po siya sa may puno ng kawayan guys, no, na sinusunog. Kaya narinig po namin na sabi niya, wag kang mag-alala anak, bubuhayin kita. Kaya duda po namin guys na sa pagsunog na yan ay meron pong siguro anak po niya na nasusunog po dyan sa may puno ng kawayan na yan. Kaya siguro guys, magmamasid po tayo at alamin po natin guys kung ano po yung talagang nangyari po dito sa may puno ng kawayan na to guys, no. Kasi dati at marami po akong nakausap na sabi nila na dito sa may puno ng kawayan maraming nagpaparandom po. Kaya siguro ito po ay binabahayan po ng mga elemento po guys, no. Kaya hindi lang ako ngayon, nag-isa lang ako ngayon guys kasi si Creepy sinusundo pa po niya yung kanyang anak guys. Siguro susunod siya mamaya. So samahan niyo ako guys at pagdasal niyo po na walang mangyari sa atin yung hapon na to. So let's go, good luck and peace po. So ayan po guys, dito na po tayo sa area guys, no. Dyan po ako nakapatayo ng mga saging. Tuloy po tayo. Pupuntahan po natin yung nakita kagad natin kagabi. Na ano, mga asa puno ng kawayan guys na may nakatirik na kandila. Parang nag-ritual po siya guys. Kaya susubukan natin at titingnan natin ng umaga guys kung nandito pa siya, no? O sa oras lang ng gabi siya ay magpapakita. Dito na po tayo sa gilid ng puno ng kawayan na sinusunog po guys. Marami kasi nagpaparamdam dito. Pati nga ako, nakapunta na po ako dito dati, ay may nakikita po ako dito na isang white lady. Pero nang sinusundan ko po siya, bigla lang po siyang wala. Kasi sabi nila itong puno ng kawayan na to medyo matatagalan na rin to dito, wala pa siguro mga tanim na mga saging dito. Kaya siguro pinamahaya na po ng mga elemento guys, no. Ang pinitakot po lang guys kung bakit parang nagdarasal po siya dito kagabi at narinig namin ni Creepy na
hindi kaya yung anak niya ay sabay natupok ng mga kawaya na to. Comment lang po kayo na guys, no, kung ano po yung makikita po ninyo. Kasi baka may hindi po ako makikita at makikita po ninyo dito sa camera po natin, guys. Sinusunod po natin, guys, no. Ayan po. Mas maganda siguro kung lalapitan natin, guys. At titingnan natin kung yung tinitirika niya ng mga kandila, guys. Kasing tabi lang po. Nakapit na nakita ba kayong kandila, guys? Sa tingin ko kasi sa camera, guys, wala akong nakita na kandila na nakatiri ko dyan. Pero kung titingnan ko dito sa labas ng camera po natin, mayroon nakatiri. So, guys. Parang sinasadya pa talaga, guys. Tingnan nyo, parang nakadingding po yung mga kawayan po sa gilid, guys, no? Try natin ikutin ng likod, guys. Mas maganda siguro. Lagyan natin ang asin, guys, para hindi na siya makalapit. Maglagay tayo ng asin dyan. May asin po akong dinadala. Ito po. Bukas sakali na makita ko natin, susubukan natin na tapunan ng asin.
lumasing guys. Baka mayang gabi. Babalik po siya dyan. Baka may tulong yung masina yan. Ika tayo sa likod guys. Kasi dito pa lang guys, kita nyo naman po dito sa paligid ng mga sinig ng kuya, napakasikol po. Ngayon niya natin alam kung ano yung nirahan dito, ahas o ano, iba't ibang kasi na naman ito. Sabi po kasi ni Creepy, sinusunog nyo na itong kawayan na to. Pati nga sa likod po, sinusunog din. Ayan o. Ayan guys. Wala naman tayo napansin dyan na kakaiba. Kaya dito pa tayo. Subukan natin hanapin dito. Gated din sa gingin na to. Ano mag-alasin yan. Malaking puno po dito sa kanan na to. Pero parang wala naman tayong napansin. Thank you.
tapos gripe. Kaya, mas mabuti. Dala ako kami ngayon. Ano. Buti dumating ka. May maganda yung gila. Nakapunod ako sa inyo. Oh, nasundan ko yung babae, bro. Nasundan ko yung babae galing dun. So yan po, yan. Oh, yan po. Sige po, ano na kaya yan. It's a little...